In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the commandment, communion of the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Jesus is the way to the Father. We believe that living out His teachings will mean eternal life for us. In this Eucharist, we worship Him as our Lord and Guide. May this celebration renew our faith and courage to follow Him. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, as Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us, that those you were pleased to make new in holy baptism may, under your protective care, bear much fruit and come to the joys of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. As the number of disciples continued to grow, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So the 12 called together the community of the disciples and said, "It is not right for us to neglect the word of God to serve a table. Brothers, select from among you 7 reputable men, filled with the Spirit and wisdom, whom we shall appoint to this task, whereas we shall devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The proposal was acceptable to the whole community, so they chose Stephen, a man filled with faith and the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid hands on them. The word of God continued to spread, and the number of the disciples in Jerusalem increased greatly. Even a large group of priests were becoming obedient to the faith. The word of the Lord. Thanks be to God. Preserve them in spite of famine. Lord,
A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, come to him, a living stone, rejected by human beings, but chosen and precious in the sight of God. And, like living stones, let yourselves be built into a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it says in Scripture, Behold, I am laying a stone in Zion, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in it shall not be put to shame. Therefore, its value is for you who have faith, but for those without faith, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. And a stone that will make people stumble and a rock that will make them fall. They stumble by disobeying the word, as is their destiny. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of its own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Says the Lord, no one comes to the Father except through me. According to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Do not let your hearts be troubled. You have faith in God and have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know the where are you going? How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him. And have seen him. He said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own,
The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Christ is risen. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. May napaalala ho sa atin, ano, tayo pa rin po ay nasa sa loob ng panahon ng muling pagkabuhay. Alam nyo, kapag mas close sa atin kasi, no? Yung panahon ng Lent, yung panahon ng Advent, no? Kaysa sa panahon ng Easter, kasi kapag Lent, talagang makikita mo na may palamuti tayo, no? Nakakulay violet tayo. No? Well, siguro po hindi natin kita kasi yung color of Easter is white. White naman yung paligid. No? Except, meron tayong Paschal candle. Ito pong Paschal candle. No? Yan po yung simbolo ng Easter Sunday. Ano? Pero every time na yan ay bukas, yung ilaw na yan, ibig sabihin Easter time pa, no? O nandun yung estatwa ng resurrected Christ. No? And then meron na po tayong sa harapan, yung krus. Yung krus na mayroong damit na puti. No? So medyo minimal, no? Yung ating mga palamuti. Pero kapag Lent, medyo mas makulay tayo. No? Pero kinakailangan pahalagahan natin kasi yung panyaya na ipinapamanig ngayon, alin yun? Yung the joy of Easter, no? Yung kagalakan dulot ng Kristong muling pagkawi. Lalong-lalo na po, no? Sa ating Ebanghelyo, kasi sa Ebanghelyo natin, may dalawang bahagi, no? Kung inyo po mapapansin yung ating gospel na yan mula kay San Juan. Pero kung tiyosin, magkarugtong lamang, no? Kaya lang sa mga pagbasa natin, yung una nating bahagi ng Ebanghelyo, yun ang kalimitan natin narinig. Ano yun? Yung huwag kayong matakot, no? Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Aalis ako. At ipaghahanda ako kayo ng matitirhan. Kung hindi sana ay, kung hindi ganun ay, di ko sana sinabi ko na sana sa inyo. At sinabi ni Tomas na, Panginoon, saan kayo pupunta? Hindi namin ang alam. Anong sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. At ipinamanig po na alin na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun po yung unang bahagi. Na kung doosin mo, kung inyong maalala, yun yung gospel na binabanggit nating kalimitan kapag mayroong misa sa patay. Pero yung ikalawang bahagi po, ay bagamat karugtong ng una, ay yun ang nais natin bibigyan ng pagninilay kasi pinapaliwanag ito. Ano? Lalong-lalo na yung sinabi ni Philip. Ay sabi ni Sakot, ang
Walang sino mang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Eh, paalis na siya kasi ipagdiriwang natin na susunod ng mga linggo, yung Ascension, no? After that sixth Sunday, putusin yung ikapitong linggo ng Easter. No? Kaya anong sabi yun ni Philip, Panginoon, aalis ka na. No? Hindi mo pa pinapakita ang Ama. Anong sabi ni Jesus? Ako at ang Ama ay isa. No? Di atat hindi mo ako kilala, Philip. No? Parang hindi ka naniniwala na ako at ang Ama ay isa. So yung sabihin, ay, at anong sabi ni Philip? Ipakita mo lamang sa Ama at ako ay masisiyahan. Dito po sa English translation, anong sinabi rito? Show us the Father and that will be enough for us. Pero yung panyayan na kung sa'yo pinahayag, sa Tagalog translation ay, ipakita mo lamang sa akin ang Ama at masisiyahan na kami. Ano? Kahapon, ito rin po yung tema na huwag nating kalimutan na patuloy na pinapaalala sa atin. Kahapon po ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. Ano? At kahapon din po ay ginawang santo ni Pope Francis yung dalawa sa tatlong bata. Si Jacinta at si Francisco. Si Lucia, hindi nakasama. Kasi si Lucia po ay later on na namatay. At the age of 95, on year 1995. Samantalang, yung pong dalawang bata ay namatay ng maaga. Ang kalimitan o, sinasabi ng mga tao, no? Kasi nung pong Sabado, yung araw mismo ng kabisahan ng mga nabiyari ng Fatima, no? Nagmisa tayo ng alas 5 ng madaling araw dito sa Parish Church. At may nagmisa rin o doon sa isang street, sa Bay Street. Noong mga 8:30 na o ng gabi, no? Ay kuminsan ay, doon po doon sa misa ko, ay binahagi ko po doon yung tatlong minsahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Pero kalimitan o, hinahanap ng tao, no? Hinahanap ng tao yung alin. Pati ano ba yung sekreto na sinasabi sa pagpapakita ng mahal na Birhen sa tatlong bata sa Fatima? No? Sabi ko sa kanila ay, sa linggo na uli kayong magsimba, no? At sasabihin ko, sinutusin po yung isa sa tatlong sekreto, yung pangalawa ay alin. Ipinakita po rito yung alin. The horrors of war. Yung the horrors of the coming two great wars. Ano yun? Yung unang pandaigdig-digmaan at ikalawang pandaigdig-digmaan. No? Yun po yung ipinakita ng mahal na Birheng Maria sa tatlong batang ito. At makita mo na, kasi pag sinabi natin horror of these two great war, ay talagang masabi, talagang kahindi-kahindut. Sino po ba sa inyo kaya ang buhay pa noong Second World War? Ikalawang pandaigdigang digmaan, baka may buhay po sa inyo. No? Ay kung buhay pa po yung mga lolo ninyo na nakasaksi noon, tanong nyo sa kanila, no? Kasi makita ko natin na talagang napakahirap. No? Sabi niya, Ellen, saan ka mong tumingin? Ang makikita mo ay kahirapan at kamatayan. Kaya nga po, isa po sa mga pelikula, tayong mga Pilipino, mayroong isang pelikula tayo na nagpapakita ng hirap ng ikalawang pandaigdigang digmaan, Ellen. Ang pamagat niya, Ellen, very catchy po yung pamagat, pero nagtuturo na alam, tatlong taong walang Diyos. No? Kasi, ipinapakita po, 1917, no? Ito yung ipinapamanik na yung sa gitna ng matinding paghihirap, lalong-lalo na ipinahayag noong World War
1 at World War II ay alert. Yung katanungan ng mga tao na mayroon bang Diyos? Bakit niya pinapababay? Ba't niya hinahayaan mangyari ang mga bagay na ito? Huh? Yung mga katanungan na yan, na hanggang ngayon ay nagiging hamon ng ating pananampalataya. Na kung tawagin ngayon ni Elin, postmodernism. Siguro mo nung panahon ni nasa Lucia, Jacinta at Francisco ay kung tawagin na yung modernism. Pero kapag makita po natin ngayon ni Elin, simply Elin, materialism. Kaya kasama na rin dito yung pag-usbong ng communism na Elin, walang Diyos. Walang Diyos. Bakit pinababayaan ito ng Diyos kung talagang may Diyos? Yun yung pumasok sa kaisipan ng tao. There is no longer no sense of God. Yung kaisipan natin, the absence of God. At ito po yung malaking hamon na kinabibilang ano natin ngayon. Na nais na reinforce ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Na kung ito simple kabaligtad, nalin, ipakita mo sa amin ang Ama at kami lubos ng masisiyahan. Ano? Ang makatagpo ang Diyos ay sapat na. At ito yung hamon ay pinamamalik. Siguro sabihin natin ni Father, kami naman ay niniwala na mayroong Diyos. Well, siguro po sa atin, ano? Pero hindi sa karamihan ng sambayan ng Pilipino, no? Kundi kaya sa karamihan ng tao sa buong daigdig. Bakit? Ay, kung kasi isang katanungan, kung talaga pang may Diyos, bakit hindi ka na nagsisimba? Kung talaga pang may Diyos, bakit hindi ka na nagdarasal? Kung talaga pang may Diyos, bakit? Well, sa ating pong bahagi, ano, makita po natin, anong sabi nga, tayo mga Katolikong Pilipino, ilan, only 20% of us go to Mass every Sunday. Ano? Sa isang bahagi po ng katanungan, kaya ito yung nais na ipamanik ko ngayon, ano, huwag po natin kalimutan, ano? Yung pagkamulat ng presensya ng Diyos ay kung tutulusin na isapat na. At ito yung panyayan na ipinapahayag na Jesus. Kasi ba, at hindi lamang po yung teoriya, no? Kasi baka sabihin natin eh, hindi, kasi napag-aralan natin sa katekisim mula nung tayong bata ilan, God is everywhere. No? Pero ang tanong ay, talaga bang pinaniwalaan natin yung ating natutunan? Are we truly aware? Nakatagpo ba natin ang Diyos? Have we encountered God? Saan natin huling natagpuan ang Diyos? Sa ating po mga pagbasa, hayaan niyo po na ipahayag natin ang pag-inilay nito sa dalawa lamang pagkakataon. Ano? Kasi sabi natin, ay maraming tao, maraming pangyayari, maaring sitwasyon, na pwede natin sabihin na nakatagpo natin ang Diyos. No? Pero hayaan ko muna natin na sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon sa araw na ito, dito na muna tayo magnilay. No? Una, sa sulat ni San Pedro, yung buong ating ikalawang pagbasa, no? Sabi nga natin, the shortest book in the Bible, ay ang sulat ni San Pedro, no? Yung pastoral letter. Na ibinahagi po doon sa ikalawang pagbasa na alin, makakatagpo natin ang Diyos saan? Sa kanyang salita. Sa kanyang mga sakramento. No? At yung image na ibinigay po sa atin dito sa ikalawang pagbasa alin, sa sulat ni San Pedro, sabi nga natin, Petrus, no? Bato. No? Yung kanyang image ay bato. Na may dalawang epekto. Alito, panulukang bato at saka batong katutusiran
excuse me, bakong katipisuran at bakong ikadadapa. No? So, sa kabilang bahagi, ang panulukong bato, anong ibig sabihin ng panulukong bato? Sinasabi ni San Pedro na sa lahat ng mga nakikinig sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, maging maliwalag na you could not start without Christ. Kasi foundation eh, no? Panulukan. Hindi lamang sa gitna, hindi lamang sa buntot, kinakilang kasama mo si Jesus sa simula. No? Foundation eh. Hindi ka pwedeng magtayo ng isang bahay. So anything na itatayo mo, kinakailangan kasama mo si Jesus sa dalit, kasama mo sa una si Jesus. Everything starts with God. No? Inyong pagayang ay pinapahayag mo sa atin. At ano yung sabi nito? Maging bahagi ng ating pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng higit ng pagninilay. At anong sabi po doon sa mga hindi sumusunod sa panyayan na Yesus, sabi po ni San Pedro 11, ay katitisuran at ikadadapa. Saan? Nung mga hindi sumusunod. Kasi yun ang epekto, no? Yun ang epekto ng kasalanan. No? Kaya po kapag tayo nagdarasal sa misa, sinasabi na, ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Translation, ilayo mo kami sa kasalanan. No? Kasi kapag tayo nagkasala, automatic, it will bring you destruction. Hindi ka magdudulot ng kaligtasan. Ibubulid ka niyan sa kapahamakan. Hindi po yung una. Kung talagang nakatagpo natin ng Diyos, dapat palaging una ang Diyos. Makita po natin. Pangalawang panyaya na makita po natin na ipinamamanay ko sa atin dito sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa ay makita po natin yung pagrereklamo sa gawa ng mga apostol. Yung pagrereklamo ng mga Gentile converts. Dalawa ko kasi yung mga mananampalataya natin noong mga unang siglo, no? Sa panahon ng mga alagad, yung mga Kristiyano na mula sa pananampalataya ng Hudyo, no? At yung mga Kristiyano na mula sa mga itinuturing natin ng mga pagano, Gentiles. Sino ba yung Gentiles? Anything that is not Jew, no? Basta hindi ka Hudyo, ang tawag sa'yo pagano ng panahon na yon. So maging ito man ay naniniwala ka na mayroong iisang Diyos o marami ang Diyos o maaaring ikaw ay nuunay mga naniniwala na walang Diyos. Ano man yung religion mo, basta hindi ka hintil o kahit na wala kang religion. So, nagreklamo ngayon yung mga hintil doon sa mga Hudyo kasi o, even before the conversion, bago ho naging silang lahat ay mga naging katolikong Kristiyano, anong kahit nauno, anong una, ay may sistema ho kasi ang mga Hudyo, bahagi na ho ng kanilang kultura na alin. Kasi ang pinag-uusapan ay mga balo. No? Ang mga Hudyo, mayroon na silang sistema na nangangalaga sa mga balo. Bahagi na mo ng kanilang system. Ngayon, sila ngayon yung naging mga Kristiyano, dala-dala nila yon. Kaya anong sabi ng mga pagano, bakit kami pinababayaan mo? Eh kasi sabi ng ibang mga, hindi naman kayo Hudyo eh. Kami, inlet na sa amin to na pinababayaan. Pero sabi ng mga pagano, yalin, apa, eh kami mga Kristiyano na rin. Hindi ba pwedeng yung inyo lamang mga balo ang inaalagaan nyo. Tayo isang lahat, tayo lahat ngayon yung mga Kristiyano. Hudyo ka man, dati ka mang Hudyo, o dati ka mang pagano. Dapat inalagaan din yung aming mga balo. Kaya anong ginawa ng simbahan noong panahon ngayon? Kaya po ipinahayag, no? Hayaan niyo po na basahin ko sa inyo yung unang pitong diakono. No? Yung unang trabaho po ng mga deacons natin ngayon ay para maglingkod
sa mga palo. Ang mga pangalan nito yun, well, alam po natin, si Stephen, ano? Pero hayaan po natin, basahin natin, kasi ito yung mga una natin, mga deacons, ano? Sa mga pangalan, maging familiar din po tayo ng kanilang mga pangalan, no? Anong sabi rito? Si Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas. Pito po. Dalit, pangalagaan ang mga palo. Ibig sabihin, representing alin? The poor and the needy. No? Yung mga nangangailangan. Bahagi yun na kung saan yung makita po na yan. Diyan natin makikita. Diyan natin makikita at makakatagpuan ang ating Diyos. No? Pero sabi ko nga, marami pang mga mukha. No? Pero ipinamamanik ng ating mga pagbasa na ito, no? Dito natin pwedeng makatagpo ang Diyos. At alin? At yung pakipagtagpo na ito ay should bring us joy. No? Yun ang imminent effect. Kagalakan. No? Kaya po yung bagong encyclical ni Pope Francis, ang pangalan po ng bagong encyclical ni Pope Francis, si Ellen, Evangelium Gaudium. Well, hindi exactly bago kasi mga 2 taon na wata ito, no? Evangelium Gaudium. Translation, the joy of the gospel. Ang kagalakan ng mabuting balita. Sabi po ng mga expert kasimbahan, sabi niya na redundancy, inuulit. Kasi bakit? Yung mabuting balita, yung gospel, ang ebanghelyo, alin yun? Joy yun eh. No? Joy yun. So, kapag sinabi mo ang mabuting balita, kagalakan yan. Kasi salita ng Diyos yun eh. Pero bakit ito inulit ni Pope Francis? Kasi to remind us na alin. To remind us sapagkat nawala yung sense of God. Nawala yung sense of joy. No? Kasi baka akala natin yung kabanalan, walang kagalakan. Hindi. The mere encounter with God should bring us joy. Yun ang isang dapat na epekto na makita natin kapag nakatagpo natin ang Diyos. Nagagalak tayo. Bakit? Nakatagpo natin ang Diyos. Nakatagpo natin ang Diyos. Kung tusin, hindi nyo po yung pinapaalala sa atin. Nakatagpo natin ang Diyos. At sana po, tuloy nga umangin nakatagpo natin ang Diyos. Yun yung paanyaya na ipinapahayag mo sa atin ngayon sa panahon na ito. Kaya, yung patuloy na hamon na ipinahayag ngayon, kasi ito yung hinahanap ngayon ng daigdig na ito. No? Na sana po yung makatagpo natin ang Diyos. Kaya nga po yung patuloy natin paanyaya, lalong-lalo na po, no? Sa mga celebration of the sacraments, katulad po ng banal na pagdiriwang ng Misa, it is to remind us, lalong-lalo na tayo mga naglilingkod dito, yung mga choir, yung lectors and commentators, yung pong mga sakristan, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, na alin, tayo po'y narito, kasama na po ako, na alin, na tayo'y mga instrumento na makatagpo ng Diyos ang tao. Kaya po kapag maganda yung pag-awit, ay sana yung makita natin ay sa pamagitan ng pag-awit, marinig natin yung alin, yung mga angelic voices, no? Para tayo nasa langit. Bakit? Nakatagpo tayo, nakatagpo natin ang Diyos. So kaya ito yung patuloy. Kapag tayo ay naging stumbling block, no? Katulad na ipinahayag ni San Pedro, abay, malaking katanungan yon. Pero hindi lamang ako, kahit ako tayo, tayong lahat na narito ngayon, no? Kahit na po kayong mga hindi po lectors, commentators, hindi po kayo service, ano, alin,
Yun ang huwag nating kalimutan. We have to help one another. Kinakailangan tulungan natin ang bawat isa na alin na nawa tayo ay maging daan para makatagpo natin ang Diyos. Nawa, pag nakita yung mukha natin, ay masabi na, ah, ito yung mukha ng Diyos. Katulad ni Jesus, noong pong last year, sa pagdiriwang natin ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy, anong sabi ko? Jesus is the face of God's mercy. Kaya isang patuloy na hamon na ipinamamanik ko sa atin, at yung patuloy na tulong natin para ho sa mga duka, sa mga nangailangan, maging bahagi po ng ating pagkilos. Ngayon po, kung minsan siya sabi natin, Padre, paano kaya mararanasan ngayon na makatagpo ko ang Diyos? Kasi araw-araw na lamang maririnig mo sa radyo, sa TV, o makita mo sa dyaryo na alin,